Hello everyone! Kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video. Ano naman yung gagawin natin? And syempre naman, this is Amazing Jan, who's ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingi tayong lahat, okay? So, ayun na nga, panibagong video na naman for today. And syempre, sobrang excited na naman tayo. Lagi naman tayong excited tuwing gumagawa tayo ng video, diba? Pero bago ko simulan ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description. I-like nyo na yan, i-share nyo na rin, at mag-comment na rin kayo para sa mga susunod pa natin mga video. And syempre naman, amazing shoutout sa inyong lahat na nanonood sa akin ngayon. Thank you so much sa inyong undying and never-ending support. Grabe, maraming salamat. And syempre, may good news ako sa inyong lahat. Sa sobrang dami yung nagko-comment, sinasabi niya na dapat ay maging isang Kalingap na ako, member, reactor, ayan. So, isa na nga tayong Kalingap reactor and sobrang malaking ano to sa akin. Malaking isang pribilehiyo para sa akin ito na maging isang Kalingap reactor, diba? So, masaya lang talaga ako kasi nga, sabi ko nga, dito mas madami akong natutunan, mas madami akong nakilala, 'di ba? Alam niyo, sabi ko nga pag Kalingap ka na, guys, parang tumutulong ka na rin sa ibang tao, 'di ba? Kasi kapag sinabing Kalingap, ibig sabihin talaga 'yun yung mga taong talagang willing tumulong sa lahat, 'di ba? So ayun na nga, masaya talaga ako and thank you so much sa buong team Kalingap. Talaga namang grabe kayo, as in amazing shoutout sa inyo. And syempre, i-subscribe nyo kanilang mga YouTube channel na nandiyan sa my description. Okay? So ayun na nga, since sabi ko nga, Kalingap reactor na tayo, kailangan marami na tayong i-react, diba? Halos lahat ng ginagawa nilang video, gawa natin yan ng reaction. So for today, gusto kong makilala yung ano, yung apat na angels ng Kalingap, okay? Si Erika, si Joy, si Dara, at saka itong, syempre si Reychelle kilala natin, pero mas gusto ko pa silang makilala, diba? Meron akong pinuwang video doon sa channel ni Kalingap Rab, okay, na pinagsama-sama niya itong apat na ito, and ang ginawa ko, kinrap ko na lang yung video, kinat ko na lang siya, tapos meron ako mga piniling mga magagandang scene doon, which is may mga questions sa kanila para mas makilala natin sila. Tingnan natin, diba, kung paano ba sila sumagot, kung paano nila na-appreciate yung tulong sa kanila up to now, diba? Kasi doon mas makikilala natin silang lahat, okay? So, simulan na natin to and let's go! Iba-ibang oras, iba-ibang lugar, ayan. Iba-iba rin kwento ng buhay. May tapos ng matulungan at may tinutulungan pa lang. Sila Reychelle, si Joy, Dara, at Erika. Sinong pinakamatanda sa kanila? Sa unang guys? Pagkakataon ay makikita nating magkakasama. Panoorin ang buong kwento at huwag kalimutan mag-like. Naman! Syempre, thank you kay Rab sa kanyang video. I-subscribe niyo ang kanyang YouTube channel, okay? Okay, bago ko simulan yun, guys, ha? Itong apat na angels na ito, grabe, no? Ang gaganda nila, in fairness, diba? Minsan talaga, guys, ano eh, meron tayong mga taong makikita na worth it talagang tulungan, diba? May mga tao na talagang hindi natin ganun nakikita. Yung ganda, hindi lang sa puso, eh. Yung puso, yung panlabas, diba? Tingnan nyo, ang gaganda nila lahat, actually, diba? Hindi lang magaganda, inner, sobrang halata ako na mababait itong mga bata na to. Sa totoo lang, kaya sobrang daming sumusuporta sa kanilang lahat. Grabe. So, ito guys, yung mga pinili kong video, may mga kinwestiyon kasi dito si Dan. Okay, so yun yung mga pinili ko. May mga question din si Rab. So, pakinggan natin yung mga tanong nila and yung mga sagot nila. Okay, so itong unang video na to, itong sa pinaka nagustuhan ko, yung tinanong niya si Reychelle na since siya yung pinakauna sa lahat, 'di ba? Ano ba yung mga maia-advise niya sa mga
kasama niya na, which is yung present na tinutulungan ngayon. Okay, panoorin na. Nice. So Reychelle, bilang ikaw yung ahead sa kanila, di ba? Ikaw yung pinaka, yeah, naunang tulungan, Kalingap. So anong nabibigay mong advice sa kanila? Sa pinaka-noon. Ano yung mga na-experience mo sa Kalingap? Since ikaw na yung pinaka matagal na ano? Ano na lang, ang laging tinuturo lang sa akin na Kuya Ram, maging humble lang lagi. Yung kung ano ka dati, ito, dapat ganun ka ba rin. Beneficiary natin. Oo, totoo yun. Ikaw naman, ano, ikaw naman, Joy, sa tingin mo, ano yung may advice mo sa bawat isa? Siyempre, may kanya-kanya naman tayong ano, di ba? Personality. Ayan, ano yung ma-advise mo sa kanila para maging ano, successful na beneficiary ng kanila? Ang ganda ni Joy, no? Maganda silang natin lahat! Yung ano lang. Kasi nga, ang sagot niya kanina, di ba? Maging humble lang palagi. Which is tama naman, no? Ikaw naman, sa'yo. Ano naman sa'yo? Magtiwala lang tayo sa sarili natin na kaya natin lahat ng mga pagsubok. Ay, tama! Yung lahat na natatanggap natin blessings, ano, yung unang-una natin papasalamatan ang Diyos. And I, thank you. Oy, very mature! Very mature! Ikaw naman, Erika. Ay, Eric. Ikaw man. Oy, sandali lang ha. Diba? Yung sinabi ni Reychelle na ano, na tulad nung sinasabi ni Rep sa kanya, na maging humble ka lang kung ano ka before. Dapat, until now, up to present, ganun ka pa rin. Walang magbago sa'yo. Well, siguro, may mga bagay tayo na kailangan baguhin sa sarili natin na dapat na hindi na natin balikan, di ba? Pero yung pagiging humble na sinasabi, which is yung, di ba, yung parang alam mo kung saan kang nanggaling para kapag nandun ka na sa present, kapag napagdaanan mo ulit yon, di ba, parang easy na lang sa'yo, di ba? So, kailangan talaga marunong kang ano, bumalik sa kung saan ka galing, di ba? Alam mo yun. And tama yun, di ba? Stay humble, di ba? You need to be contented what you have, di ba? Yun yung pinaka-importante. Si Joy, napaka-mature din ang utak, guys, ha? Na-surprise ako sa kanya. Bakit? Kasi, di ba, alam nyo, totoo yun eh. Kumbaga, magtiwala ka lang sa sarili mo, di ba? Na lahat ng pagdadaanan mo sa buhay, lahat ng problema ang pagdadaanan anan mo, 'di ba? Alam mo 'yun. Malalampasan mo 'yun, magtiwala ka lang talaga. And the most important thing is yung iyon, yung magpasalamat ka kung ano man yung natanggap mo, kung ano man yung mga binigay sa iyo, kung ano man yung na-receive mo, kung ano yung mga nangyayari sa iyo maganda, ipagpasalamat mo, 'di ba? Kumbaga parang kailangan maging down to earth ka kasi bibihira lang talaga mangyari yan sa buhay natin. Ituloy natin. Ang mamamatay. And I, thank you. Ikaw naman, Erika. Ay, Eric. Ikaw naman, Dara. Ano naman yung para sa'yo, sa sarili mo? Para paano mo na... Tawag dyan? Ano yung may advice din mo naman si sa kanila? Hindi lang isang beneficiary din ng Kalinga. Mag-aral ko ng mabuti para pumakuha po natin ang pangarap ko. Tama! At tiwala lang po sa akin. Tiwala lang po sa sarili at sa pangarap. Tama! Diba? So kay Dara, mag-aral. Kay Joy, magtiwala sa sarili. Reychelle, kaya na naman, stay humble. Diba? Ikaw naman, Erika. Si Erika ba yung pinakamatanda sa kanila, guys? Para sa'yo, paano ka maging, ano, tawag siyan? Paano mo magagantihan kung kanina? Kanyang ganda, Kalinga? Parang ako. Charot! Paano ka makaganti sa kanila sa mga naitulong ng Team Kalingap sa inyo? Tama yung mga sinabi nila eh. Maging humble lang, huwag kakalimutan ko sa nagsimula. Mag-aaral ng mabuti, di ba? Ikaw naman, para sa'yo. Pwede naman din yung kung nasabi na nila, okay lang. Oo. Ano po, agal po. Tapos pinaganda niyo pa. Kung ano, kung paano tayo nakilala ng mga tao nila Kuya Rab, kung ano tayo hanggang muli, huwag tayo magbago, huwag tayo magbabago, tsaka, ano, makabait lang para more blessings, at tsaka, ayun, diwala sa sarili para ma-achieve yung gusto natin sa
Kanya-kanya. Ah, ito pak, 'di ba? I-post natin doon, no? In fairness sa mga sagot ng mga batang ito, ha. 'Di ba? Alam niyo 'yon, sa murang edad, I mean, 'di ba? Hindi pa sila ganoon ka-mature, pero yung mga utak nila, halatang sobrang dami na nilang pinagdaanan. Totoo talaga 'yun, guys. Kapag marami ka ng pinagdaanan sa buhay, parang alam mo 'yon, yung utak mo sobrang ang grow, sobrang ang laki, ang matured, 'di ba? Parang kasi may mga bagay kang kasi kapag bata ka, kailangan nag-enjoy ka pa lang eh. Pero sila parang dumaan na kaagad sila sa hirap. Nauna yung hirap bago yung ginhawa. Which is dapat kapag bata ka pa lang, you need to enjoy your life, diba? Parang andun ka pa lang sa moment na mag-e-enjoy ka pa lang, wala ka pang iisipin problema. Pero sila parang nauna yung hirap, tapos bigla yung sarap. Which is, diba, ang ganda nun, diba? Kasi sabi ko nga, kapag galing ka na sa baba, tapos tumaas ka, kapag bumaba ka ulit, okay lang. Kasi nanggaling ka na naman dun, diba? So, in fairness sa mga sagot ng batang to, ang gagaling ha. Hoy, parang ano ha, parang iba. So, ito naman, itong part naman na to, guys, diba, meron dito na tinanong din si Dana kung saan ba sila pinaka-naawa. Okay, saan sila pinaka-naawa, okay, na part na story ng life, diba? Tignan natin, panoorin natin. Kanya-kanyang buhay. Sa palagay nyo, kanino yung, ano, yung pinaka-naawa kayo na kwento ng buhay? Okay, Dara, kahit yung pinaka-natouch kayo. Pwede nyo sabihin na sa sarili ko, gano'n. Ikaw, yung pinaka-naano ka, nung napanood mo yung video, pinaka-naano, ay, grabe. Parang, pinaka-nabilib ka, pinaka-naawa ka, parang gano'n. Naantig yung puso. Magaganda sila lahat! Parang ako, ikaw muna. Sarat! Wala ka, wala ka. Ang naman, oh, maintindi naman mga viewers natin yan. Kasi kanya-kanya naman tayo. Lahat naman tayo may kanya-kanya. Oo. Oh. O, si Dan mo nang tatanungin ko. Dan! Ah, si Dan? Ikaw, Dan. Sa kanilang apat, kayo na ko yung pinaka-naantig yung sa puso aming lima, sino pinaka-gusto mo? Sarot! Yung parang gustong-gusto mong tulungan. Actually, lahat naman sila may lahat naman nga. Very touching story. May kanya sila pinagdadaanan. And may may reason naman bakit sila yung mga napili ng Kalingap sa dami ng tao sa mundo. Talaga may dahilan kung ba't sila yung ano. Nakita natin, nabigyan ng tulong. So, sa kanila lahat, pinaka-natouch ako. Siyempre, ano, wala. Mahirap kasi yan, yung sa mababasyo. Kaya alam na lang kayo si Dani. Tara! Tawa lang ito. Natawa ko sa basher. Sa akin, ano, ako, lahat talaga. Lahat nakaka-touch. Lahat! Diba? Kailangan ng tulong. Di ba? Lahat nakaka-awa. Lahat deserve tulungan. Pero ako, pinaka-ano ako yung talagang kailangan ng ano, si Dara. Kasi siya yung magano, silang dalawa lang dun. Ah, grabe. Talaga ba, guys? Pero lahat naman kayo deserve ng tulong. Pero, para sa inyo, kayo ba? Ikaw, Joy. Ganda rin si Joy, guys! Nag-alaw ko siya sabi niya. Hindi rin. Wala. Actually, lahat! Diba? Lahat. Kasi, kung hindi naman... Pantay. Para sa'yo. Kasi lahat sila nandyan eh. Ikaw din. Ikaw, Reychelle. Lahat din. Ikaw, Dara. Dapat sinabi kami lang po. Di pero ako, si Dara pa rin pinaka. Lahat naman kayo, kailangan. Pero si Dara pa rin pinaka. Nakaka... Ma-amaze ka na ano, no? Kasi sila lang dalawang magkapatid eh. Talaga ba, guys? Gusto ko mapanood yung story ni Dara din. Pinaka-nakaawa. Bukod kay Arjun, kasi dalawa na dyan yung umasa. Kaawa talaga yun. Kasi dalawa lang umasa. Ibig sabihin, may dalawa pa dito. Kasi si Arjun. Dalawa na yung nagbastid sa kanya dyan eh. Grabe. Grabe. Kaya baka may tanong kayo, bro. Kakain na ba tayo? Kakain na. Gutom na ba kayo? Yes po! Tanin ko na lang si Reychelle. Ayan. Reychelle, ayan. Siyempre, isa ka sa naging successful, di ba? Na natulungan natin. And, grabe, nabago talaga yung buhay ni Reychelle. And, marami na siyang supporters. Ano?
ano yung gusto mong ano, gusto mong ma-share sa kanila? Na after nang matulungan, ano yung gusto mong gawin nila? Kasi kayo, after namin matulungan, naging successful pa rin, di ba? Ano po, nasa sa kanila ko, gusto nila din na yung naitulong nila, nyo po, ibalik nyo din sa ibang tao. Ayun, parang mag-share din. Ako po, mag-share din yung blessing. O di kaya mag-vlog katulad nyo po, para ano, para dagdag po sa ano, pang income sa bahay, syempre po, sa pagtulong din po sa iba, tapos, ano po, dami ko din pong naging basher yan. Dapat po maging handa din po tayo sa pambabash po ng iba. Syempre, alam mo sa pagkukumpara. Yan. Masasabi ko lang po is, dapat maging matatag ka rin. Si Reychelle. Dapat na ipakita mo na nasaktan ka. Normal naman yun. Ay! So, doon ka din magiging matatag. Kapag nailabas mo yung nararamdaman. Doon ka din magiging matapang. Tama. Tama! Si Rachel, parang mag-mature din ang ano nito oh, ng pag-iisip. Totoo! Ang galing, magaling. Ano, believe ako sa'yo, Rachel, kasi parang nag-mature ka talaga ngayon, pati yung pag-iisip mo, yung very good yun. So yun, maganda yung sinabi niya na maging handa sa mga bashers. Lato na ganda yan. Hoy! Teka lang ha, post ko lang ha. Okay, unang-una, gusto kong may tanong ako, guys. Si Dara ba, tsaka yung kapatid na sila dalawa na lang talaga, wala na silang parents, wala na silang magulang, comment nyo yan ha. Gusto kong malaman din yung story ni Dara ha, okay? Tapos si Joy, ayan, si Erika din, sobrang nagiging interesado din ako sa mga life nila, diba? Parang nagiging interesado na ako, okay? Tapos eto ha, yung sa part na sinasabi ni Reychelle dito, na alam mo yon na kailangan maging handa ka, kailangan maging matapang ka sa bawat bagay or sa mga panahon, sa mga problema na dadating sa'yo. Diba? Totoo yun, guys. Diba? Okay lang, tama yun. Okay lang na masaktan ka. Normal lang yun. Diba? Normal lang yun eh. Diba? Tama yun. Sobrang ang mature de, eh. Diba? Normal lang yun sa buhay ng tao. Masaktan ka. Normal lang na dumating sa buhay mo yung mga basher. Pero ang importante, kailangan matapang ka, matigas ka, strong ka, and you are willing to face, diba? Lahat na mga kung ano man yan. Diba? Tama yun. Kasi kapag naandyan ka na sa ano, sa industriya ng social media, diba? Mahirap na may mga taong maiinggit sa'yo, may mga taong iba yung sasabihin sa'yo, may mga taong i-judge ka, diba? As long as you know yourself, diba? And you believe to yourself, diba? Wala yan eh, diba? Baliwala lang yan lahat eh, diba? Kumbaga, importante dapat talaga, ano eh, parang, alam nyo yun, kailangan, you need to mind your own business lang, diba? Alam mo yun, parang, okay lang yan. Huwag natin silang pansinin, diba? Sino ba sila sa buhay natin, diba? Wala naman silang naiambag eh, diba? Kumbaga, kailangan strong lang tayo, diba? Guys, so eto naman, si Dan nagtanong ulit. Ang galing lang na baby magtanong eh. Sarap! Okay, diba? Yung tanong niya dito, since lahat sila, diba, natulungan, diba? Yung question ni Dan dito, diba? Bakit sa tingin nila sila yung napili at bakit sila yung karapat-dapat na natulungan, 'di ba? Sobrang interesting ng question na 'to, 'di ba? Sobrang dito natin sila makikilala. Bakit sila yung dapat na nandoon sa posisyon na 'yon at bakit deserve nilang tulungan, 'di ba? Okay. Panoorin natin. Dali. Handa sa mga bashers. Lahat ng ganda 'yan. Ako may tanong ako. Ayan. Oh, sige. Diba, ano, kanya-kanya yung, may kanya-kanya kayong kwento ng buhay, kanya-kanya kayong mga pinagdadaanan, pamilya nyo. So, ano tingin nyo yung pinaka, dahilan bakit kayo yung napili? Ano yung tingin nyo yung ay, maganda. Reason kung bakit? Ang galing mo mag-isip ha. So, yun. Ano, ayun, sagutin nila isa-isa, para sa kanila yun. Kung bakit kayo yung, ano, nabigyan ng ganitong blessings, so ano yung naiisip yung dahilan? Siguro ano kasi, nakikita ni Lord yung sacrifices namin. Tsaka yung paghihirap din namin. Kaya siguro kami yung napilit nila. Ah, ito to. Kaya Rab, para maging instrumento din para matulungan kami. Kami din sharis nila po niya. At sa iba po. Ayos. So, ang sagot ni Erika, kasi ano, nakita yung paghihirap, no? Nakita yung paghihirap nila. Saka yung sakripisyo nila. Tama yun. Kasi grabe din ang sakripisyo ni Erika eh. Sa kanyang ano, family.
Nagkatulong siya, di ba? Nagkasambahay. Oy, totoo! Babysitter pala, babysitter. Oy, grabe yun ah! So, yung sagot niya, nakita natin yung sakripisyo. Talaga, guys! Ano ba yung nagiginteresado ko sa kanila? Taas ng kamay. Presentation pala. Ilan ang Marta nun? 87! Ikaw, ano, Joy, ano yung sa tingin mo nakita namin sa'yo? Ayan, si ako, Joy alam ko na yung ano. Ako, may sagot ako. Ano? Sami mo. Hindi, ikaw muna. Sami po lahat. Kasi hindi, sa'yo, ay, sa sarili mo. Sa sarili. Ano yung nakita namin sa'yo? Ano po? Yung... Pakiulit ko na ito. ano yung nakita ng Team Kalingap sa inyo, or ng scouter sa inyo? Eh, shout out kay Kuya Andy Kayakap. Yan. Ano yung nakita niya sa'yo, or kami, kung bakit ka namin natulungan? Okay. Parang gano'n. Bakit karapat dapat kang tulungan? Kasi po, parang nung sobrang hirap na po talaga nung pinagdadaanan po ni Mama, nangingilig ako. Ayan, hoy! Cut. Relax. Ayan po. Kasi sa pinagdadaanan ni Mother mo. Sobrang nakakaawa po kasi si Mama. Grabe, halos lahat sila na mapagmahal sa magulang, sa totoo lang. Tapos lahat, parehas, tapos dito siguro po, ano, dininig na ng ama yung mga panalangin ko po. Kasi yun lang po talaga yung panalangin sa every time is mas mba po ako. Yun lang po talaga, every time na lumulun ako sa ama, yun lang po talaga. Grabe, maka-Diyos pa lang, Joy! Nakikita ko po yung sakripisyo po ni Mama para lang mabigay pa ang kailangan namin. Tapos, naalala po, bata ko, lagi po umiyak si Mama tuwing gabi. Kasi, hirap na po si Mama, nagkakasakit po siya. Naalala ko po, nagkasakit si Mama isang linggo. Tapos, wala po, hindi po, alam ko sa kami kukuha ng kain. Grabe yun! Tapos, si Daddy pa, hindi po nagre-reflect sa amin. Walang pakiramdam si Daddy. Tapos yung mga kamag-aunt namin. Tapos parang mas lalo nila kami dinadown yung mga kamag-anak ko namin dati. Ano, parang lagi po sinasabihan din si Mom na ano, hindi daw po kami makatapos. Kami magkakapatid. Grabe, habag na habag siya, no? Naglalaban lang po si Mama. Tapos kakasambahay, tapos iniiwan kami dito sa bahay. Tapos ayun, sana po, ano, marami pa pong matulungan kayo, Kuya Rab, nakatulad po namin. Kasi ang dami po namin mga naghihirap, hindi lang po ako, hindi lang po sila, ano, sila Erika. Marami pa dyan. Sobrang dami pa. Totoo yan. Maraming salamat po, Kuya Rab. Kasi lalo na po kay Kuya Andy, kasi nagulat po talaga ako kasi nakita ko si Mama sa ano, YouTube. Kasi malayo po ako. Nasa Vincent's po ako noon eh. Tapos nakita ko si... Tapos sabi ni ate, may pumunta, nasa... Sabi ni ate, artista na tapos si Mama. Kasi nasa ano na, sa YouTube na. Tapos tinignan ko. Tapos ayun nga, ini-interview si Mama. Tapos ang dami nag-chat sa akin na, ay, ganun pala, ano, Joy, si Mama mo, ganyan-ganyan, nakita namin sa, ano, sa YouTube. Tapos, ayun, pinauwi po nila ako. So, yun, grabe. Grabe yun! Oo, totoo. Tatubig ba? Boy, sandali lang ha, i-post ko lang dun sa part na yun ha. Grabe, sobra naman akong nahabag dun kay Joy. Grabe, no? Totoo yung sinasabi niya dun sa last message niya na, Kuya Rab, diba, sana marami pa kayong matulungan, hindi lang po kami yung naghihirap, diba, marami pa po dyan na mas nangangailangan, nakatulad din namin, diba. Actually, halos lahat siguro nang nakuha nila, Rab, diba. Alam niyo yun, totoo yung una yung sinabi ni Rab dun sa umpisa na lahat ng bata na to, lahat ng mga natulungan nila, may mga kanya-kanyang story na lahat tayo is may mapupulot talaga, which is, diba,
good for us, 'di ba? As a viewers, 'di ba? Hindi lang tayo ano eh, hindi lang tayo maaawa eh, 'di ba? We will learn from that video na ma-apply natin sa buhay natin na ang buhay ay alam niyo 'yon, hindi ganoon kadali. Kumbaga kailangan, talagang kailangan mong maging masipag, kailangan mong i-appreciate yung bagay, kailangan mong maging mabait, kailangan mong maging matalino, kailangan lahat din doon, 'di ba? Kasi 'di ba? Paano pa kaya kung adun tayo sa point ng pinagdadaanan nila, 'di ba? Ano kaya yung pakiramdam? Ngayon pa nga lang nahihirapan na tayo, what more pa kaya kung tayo yung nandun, 'di ba? So sobra, 'di ba? Kitang-kita ko kay Joy kung paano siya nahirapan at kitang-kita ko kung paano niya minahal yung magulang niya, 'di ba? Grabe lang yung bawat pinagdadaanan nila, sobra. Kaya yung tanong dito ni Dad, 'di ba, na bakit sila yung karapat-dapat sa bawat sagot nila, halatang lahat sila pantay-pantay kasi 'di ba, kung problema lang din 'yan, guys, 'di ba, na simple lang, 'di ba, alam niyo 'yun, kung simpleng problema lang 'yan, 'di ba, parang andali lang 'yan isolve eh, pero hindi eh, 'di ba, kumbaga lahat 'yon, hindi man ganun ka-hard yung naging problema, pero grabe, as in yung pinagdaanan, sobrang hirap pa din, ba? Diba? Kaya lahat sila deserve yan, sa totoo lang. Tuloy natin. Tubig ko. Lamo to. Yeah, actually, yung tama din naman siya, yung nakita natin, sakripisyo ng mama niya. Pero ang pinaka-naano ko talaga, nakita, yung bahay nila. Grabe yung bahay nila. Oh. Yung pinaka-naano ako, yung bahay nila. Ano ba yung tura ng bahay nila, Joy? Ano sila nakakatira doon? Nakakatira doon? Oo. Bahay nila, Joy. Bawal din magmadali kasi pag mabunggo ka, mawawasan. Oo nga eh. May matanggal lang ng isang kahoy. Excited na ako panoorin yung mga video nila, guys. Ayan, ikaw naman, Dara. Eto si Dara naman. Di ba nilapit ka sa amin ni Kuya Robin? No? Kuya Robin. Ah, si Robin naman yung nakascout si Dara. Ano sa tingin mo kung bakit ka namin tinulungan? Ano sa tingin mo yung... Bakit ka dapat kang tulungan? Kasi po, una-una po, wala na po si mama. Wala na rin po na. Nagtatrabaho pa. Nagtatrabaho pa naman po, pero... sa isang linggo po, 1K lang po yung pinapadala sa amin. Siyempre po, kulang na kulang po yung sabat allowance namin yung magkakapatid. At sabat ano rin po sa mga grocery. Minsan lang po mag-grocery, ngayon lang din po kasi. Tapos sa pag-aaral din po, deserve po din namin matulungan para makapagtapos sa pag-aaral kami magkapatid po. Yun. Pero ang pinaka-naano ko talaga sa inyo, yung katapangan mo, kayong dalawa lang. Grabe yun, oo! Duga, isang bahay, maliit na bahay. Doon kami napabilib. Oo, kaya, merap nung walang kasama, no? Kayong dalawa magkapatid, ayan o. Hindi mo pwedeng iwan yan doon eh, no? Totoo, tanaw mo kasama niya ngayon. Lahat naman kayo deserve talaga. Last year, no? Si Reychelle naman. Ikaw, Reychelle. Siguro po, nakita din ni Lord na yung sakripisyo ni mama. Tapos, ano pa po, naging worst pa dahil nawala si mama. Siguro dahil, ano, hindi pa rin kami pinapabayaan ni mama kahit na wala na po siya. Kahit na nasa langit na siya. Dahil sa aksidente po, sa pagkakakuryente. Tapos, ano po, siguro, dahil sa pagsasacrifice mo sa amin, mapag-aaral lang kami, makabili ng pangkain sa araw-araw, yung sa paglalabadan niya na halos masugat yung kamay niya, tapos si Papa namamaga yung katawan ko. Tapos, ano, pag-uwi, may nagkakasakit si Papa. Tapos, ano po, nagulat na lang ako ng iba-vlog kami ni Kuya Vincent. Kasi, ayan, si Kuya Vincent. Nabuulan pa nun, dun sa bahay po namin. Tururaan pa nga po yung sa bahay namin. Tapos nagulat si Kuya Vincent, bakit daw po ganun yung bahay namin? Oh. Sabi daw po, may nakatira pa ba dito? Kasi ano, tapos kapag may pupunta po ako ng mga barakada, mga kaibigan ko po, kapag may gagawin kami project, pag yung naulan, talagang sabi ko, asensyaan nyo na yung bahay namin, may shower. Sabi na lang, okay lang naman. Tapos, nagulat po ako na, sabi ni Kuya Vincent, kung pwede daw po akong i-video. Eh, nung una, nahiya pa po ako kasi hindi po ako sanay na ano, i-video ako. Oo. Na yung ano po. Tapos sabi daw, makikita ko daw po yung sarili ko sa YouTube. Nagulat po ako nung unang ano. Tapos kinaumagahan, pinuntahan
po kami ni Kuya Rob. Sobrang thankful po ako kasi natagpuan po kami ni Kuya Vincent at patuyuan po kami ng bahay ni Kuya Rob. Kaya maraming maraming salamat po sa Team Kalingap. Especially kay Kuya Rob, kay Kuya Val, kay Ate Edna. At syempre po sa mga sponsors din, sa mga ano, sumusuporta na nandyan pa rin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaya sobrang po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang grabe po yung pinagbago ng buhay namin. Kaya sobrang ano, sobrang thankful po ako. Yes. Team Kalina. Yay! Yeah. Nakatawa naman, nakatawa. Narinig natin yung ano nila, kanya-kanyang mensahe. Kanya-kanyang taong yun. Pananaw. Kaya, so, ayan. Yes! Alam nyo, ayan ha, grabe, above all, diba, sa lahat ng sinabi nila, sa lahat ng naramdaman nila, sa lahat ng inilabas nila, sa lahat ng mga sinakripisyo nila sa buhay nila, okay, unang-una, gusto kong i-mention ang buong Team Kalingap, sa totoo lang, diba? Alam nyo kung bakit? Kasi kung walang Kalingap, diba? Kung wala yung, ano, yung Team Kalingap, diba? Yung bumubuo ng Team Kalingap at lahat ng miyembro ng Kalingap, okay, yung mga nag-scout sa kanila, yung mga nakakita sa kanila, ayan, yung mga naka-scout kay Reychelle, kay Erika, kay Joy, kay Dara, diba? That is from Team Kalingap, diba? Kaya alam nyo, yung pag-mention nila sa buong Team Kalingap na sobrang thank you kasi nakita sila, diba? Alam nyo yun, palakpakan, guys. Grabe. Sobra. Alam nyo yun. Sabi ko nga, ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Sobrang daming vloggers sa buong mundo na nagpa-vlog and then they are earning a lot. Not a lot. Sobra! I mean, there's a lot of vloggers na talaga namang grabe yung kinikita, milyon, diba? In a day, in a week, diba? Pero alam nyo yun, minsan ginagamit lang nila sa pang-sarili nila. Pero itong Team Kalingap, diba, kumikita sila at the same time, ang dami nilang natutulungan. Kaya sobrang saludo ako sa kanilang lahat. Grabe, no? Kaya nga sabi ko nga, above all, lahat ng ito ay nandahil sa Team Kalingap, sa totoo lang. Kaya, diba, pasalamatan natin sila, pasalamatan natin sila. Kasi bakit? Kasi andyan sila, nakita nila sila. Diba? And sabi ko nga, lahat ng stories ng bawat batang ito ay sobra nating, alam nyo yon, sobra nating namnamin eh, ipasok natin sa utak natin, sa puso natin, na maswerte pa rin tayo, diba? Kasi hindi natin pinagdaanan yung ganyang bagay. Kung some of you man guys ay pinagdaanan yan, diba? Alam ko, nalampasan nyo rin yan, diba? Pero may mga tao na swerte pa rin kasi hindi pinagdaanan yung ganitong buhay. Pero diba, sabi ko nga, ano eh, kailangan talaga mahalin natin yung buhay eh kasi napaka-importante niyan sa totoo lang. And yung sinabi ni Reychelle at yung sinabi ni Dara, sa totoo lang, grabe no, sana marami pa silang matulungan. Diba, alam nyo, yung pagiging appreciative nila, nilang apat, diba, nandoon. And alam ko, kahit maging sikat na sila, maging okay man yung situation nila, diba? Sana dumating yung time na sila naman yung tumulong sa iba. Kasi, diba, tama yung sinabi nila, kung ano yung ginawa sa'yo, ibalik mo sa kapwa mo, diba? Parang pag binato ka ng tinapay, diba? Batuhin mo ng, alam mo na yon kung anong ibig sabihin ko, diba? So, ayun na nga, maraming salamat for today. Sana nagustuhan nyo ang aking video. And sobrang naging interesado ako sa mga batang to at sa mga babae na to. Grabe, sa totoo lang, gusto ko nang panoorin yung mga video nila. Sobrang na-curious ako kung ano ba yung mga naging life nila. Okay, so papanoorin natin yan at gagawin din natin yung reaction video. So, ayun na nga, maraming salamat for today. And again, guys, this is amazing. Janus ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!